already expanding visa-free travel for known travelers to this country. It's going to take $7 and just a few minutes to be approved. If you are a known traveler who holds a valid U.S. visa or has had a valid Canadian visa over the past 10 years, this is going to lead to... Maaari nang makapunta ng Canada nang walang visa ang mga eligible na kababayan, kabilang ang Pilipinas sa 13 na bansa na nadagdag sa Electronic Travel Authorization o ETA program ng Canada na inianunsyo ni Immigration Minister Sean Fraser. Sa ilalim ng programa, ang mga Pinoy na mayroong temporary resident visas o TRVs na inisyu sa kanila ng Canada nitong nakalipas na 10 taon o yung mga merong non-immigrant US visas ay pwede nang mag-apply para sa isang Electronic Travel Authorization sa halip na visa. Ayon sa immigration consultant na si Kaide Kikumoto, pwedeng i-click lang ng mga gustong bumiyahe ang isang link sa website ng Government of Canada at agad din nilang makikita kung aprobado sila sa loob lang ng ilang minuto. Ayon sa Immigration Canada, mapadadali at magiging abot-kaya para sa libu-libong gustong bumisita ng Canada ang pagdaragdag ng mga bansa sa ETA program nito. Bukod dito ay makababawas din ito sa kanilang backlog sa visa processing. Ikinwento ni Kikumoto na marami agad siyang natanggap ng mga tawag matapos lumabas ang balita. Maraming question agad na kasi siyempre marami akong nakaprocess na mga application for visitor visa. Ngayon, siyempre yung iba doon parang sabihin, oh so pwede na agad silang pumunta dito. Dagdag pa ni Kikumoto, malaki ang matitipid sa visa application at processing ng mga kwalipikadong kababayan dahil $7 na lang ang ibabayad nila sa ETA na valid hanggang 6 na buwan. Pero dagdag niya, maaaring hingian ng iba pang detalye ang ilang applicant. Kailangan mo ipakita na financially stable ka, meron kang i-visit doon or dito sa Canada. And then, ayun, depende kung hihingi pa sila ng parang magiging home ties mo na talagang ang purpose mo is mag-visit lang. And then, upon intended stay, aalis ka ulit ng Canada. Bagamat magandang balita ito, pinangangambahan ni Kikumoto at ibang immigration consultants na posibleng may manamantala sa mga kababayang hindi pamilyar sa requirements ng ETA. Yun lang po yung parang wino-worry namin na basta lang parang i-o-offer siya. Pagkatapos, syempre yung mga Pinoy gusto nilang pumunta dito. Baka kakagatin nila agad without knowing na meron siyang parang requirement bago mo ma-applyan or mag-qualify ka. Sinabi ni Canadian Foreign Affairs Minister Melanie Joly na ang pagpapalawak ng ETA program ay bahagi ng Indo-Pacific Strategy ng Canada upang mas mapalapit ang relasyon nito sa mga bansa sa rehiyon. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.